everyone! Welcome to my channel! Today, gusto kong i-demo sa inyo ang paggamit ng electric oven na tulad nito. So, ito mas maliit to kasi isang layer nito ay isang malaking tray. Ganon din sa taas. Pero ito, bawat layer nito, dalawang tray. So, i-demo ko sa inyo paano ko siya ginagamit, paano ang setting na ginagamit ko para sa pandesalang. Okay? Okay po, dito tayo mag-start sa ating mas maliit na oven. So, paano po natin siya dapat iset? Simple lang po, manual po kasi ito, so kailangan lang po natin pihitin. Ito po yung temperature niya sa taas, ito yung temperature niya sa baba. So, dalawa ang ating iseset. Per layer po ito ha. And then, dito mo naman makikita kung yung sinet mong temperature ay tatama siya doon sa katapatan niyang temperature. So, iseset ko siya ng 160 kasi sa oven na to, pag nagluluto ako ng pandesal, 160 siya. Pero hindi po tayo magsasalang ng pandesal ha. Demo lang po ito ng oven natin. Dahil po hapon ngayon, bukas pa po ako nakaschedule magluto ng pandesal sa madaling araw. So, yan. 150, kada guhit po nito ay additional 10. So, 160 tayo. And usually, pagbukas po ng oven, talagang may maintain yung oven, na maintain niya at least 20 something yung temperature niya. So, mamaya ipapakita ko sa inyo kung tumataas na siya. And then, itimer natin kung gano'ng siya katagal. Start natin. Although yung oven na to, meron po siyang sariling timer. Kaya lang po, napakalakas ng tunog niya. Makakabulahaw po tayo ng kapitbahay. So, bukod na timer na lang po ang gagamitin natin. And then, meron din siyang light para sa loob ng oven. Ayun. Pag pinindot mo siya. Pag may nakasalang ka, hindi mo na kailangang buksan yung pintuan niya para silip-silipin yung nakasalang mo. And then, dito naman tayo sa ilalim na oven. Sa second layer niya. Set din natin. 160. Sensya na magalaw yung camera kasi hawak ko lang siya eh. Yan. So, i-check natin later kung tama siya sa temperature na sinet natin. Ayan po, 13 minutes na po ang ating oven na pinapainit. And so far, nandun pa lang tayo sa 100. Dito sa mas maliit na oven. Ito, wala pang 100 kasi mas nahuli natin siyang inopen kanina. So, kung 13 minutes siya ngayon and nasa 100 pa lang siya, more or less po, pag nagpapainit kayo ng oven dito sa ganitong klaseng oven, bawat layer isang tray, nasa 20 minutes po. And by the way, ang electric oven po na to ay 220 volts. Although dito sa Taiwan, 110 volts lang po ang electric talaga dito. So, yung mga ganitong malalaking oven, 220 volts po ito. Pwede siya sa Pilipinas, pero hindi ko po alam paano po siya ipapadala sa Pilipinas eh. Pero mga ganitong klaseng oven, marami po sa Pilipinas. Okay? Balikan ulit natin later. Dito naman tayo ngayon sa ating mas malaking oven. Yung ating dalawang tray bawat layer. So, i-open muna natin. Ganun din yung sa ilalim. Hintayin lang natin. Dito naman po, ang setting ko ay 173 at saka 145 up and down. Dun sa kabila, di ba po, ay 160 ang setting ko. Dito sa oven na to, kapag nagsasalang ako, isineset ko siya ng mas mataas. Kasi yan po yung nakukuha kong tamang luto ng pandesal. Kasi nga po, di ba, each layer po, dalawang tray. So, mas malaki yung space na lulutuin niya sa loob. So, kailangan din po na mas malakas ng konti yung init niya. So, ang setting ko po dyan ay 173 at 145.
Ganun din po sa taas, 173 at 145. So, i-check natin ulit kung ilang minutes ang aabutin para ma-reach natin yung temperature na yan. And nga pala, pag digital po ang inyong oven, not necessarily na yan po ang nakaset natin, 173, yan po talaga yung makikita nyong mag-a-appear dyan sa dito. Minsan po lumalampas, minsan bumababa. Pero malalaman nyo po kung nakuha na niya yung tamang setting nyo, kasi mawawala na po itong ilaw na to. And then kapag ka bumababa na po ulit yung temperature niya, magbiblink po ulit to. Ibig sabihin, minemaintain niya yung temperature. Yun naman po yung kagandahan sa mga oven na digas at saka electric. Sila na po yung bahalang mag-maintain ng setting ng temperature niyo. Pag bumababa, i-open niya ulit yung electric. Pagka na-reach na po niya, papatayin niya po yung electric. Ganun lang po. Hindi katulad po nun sa pugon ko sa Pilipinas, kailangan bantayin siya eh. Kasi kapag natutupok na yung uling, dadagdagan mo siya ng uling para ma-maintain mo yung temperature na nakaset mo. At saka medyo masakit nga po sa katawan gamitin, kasi pag bukas mo ng pintuan ng pugon, ang lakas ng bugon ng init sa katawan. So, kapag ka nagluluto ako doon sa pugon ko doon, hindi agad-agad ako pwedeng magbasa ng katawan or ng kamay, kasi parang mas prone po sa pasmaba. So, yun lang. FYI lang po. So, check po natin later kung ilang minutes ang aabutin nito. So, ngayon, nasa 134 na siya and 123. Naalala ko po kanina nung inopen ko siya, nasa 67 na kaagad yung temperature niya, di ba po? Kasi kanina, nag-try akong pagsabayin tong oven na malaki at saka yung oven na maliit. Kaya lang po, nag-jump yung kuryente ko. So, inuna ko na lang munang ipakita ng demo sa inyo yung mas maliit na oven. Ganun po kasi yon. So, kung masyadong marami kayong oven na gagamitin sa tindahan nyo, make sure din po na yung boltahe, kapasidad ng boltahe sa tindahan nyo ay kaya rin na lahat sabay-sabay i-open. Katulad po dito sa tindahan ko, meron pa akong aircon, meron pa akong mixer. Pare-pareho pong 220 volts yon. Yung spiral mixer, 220 yon. Yun ang ginagamit ko pag luluto, pag umasa ng pandesal. So, pag nagsasalang po ako ng pandesal talaga, itong malaking oven agad ang ginagamit ko. Kasi hindi siya kaya ng boltahe nitong tindahan ko ng sabay-sabay. Ayan na po yung ating oven sa itaas. Pansin niyo po, nawala na yung ilaw dito. Kasi na-reach na yung temperature natin, 145-173. And gaya rin po nung sinabi ko sa inyo kanina, hindi siya eksaktong pumapatas sa kung ano yung nakaset ko, 145. Ito, 173-174 siya. Dito, naging 152. Kaya rin po, ang setting ko ay 145 lang. Kasi binibigyan pa niya ako ng mas mataas na temperature kumpara dun sa setting ko. Kaya po, ang oven talaga, kailangan kilalanin mo talaga eh. Pagka tumatagal naman, natatansya mo na yung sarili mong oven eh. Sa pagbago ang oven, talagang kahit na ikaw ay magaling ng baker, talagang magpa-practice at magpa-practice ka kapag bago ang oven. So yan po, inabot din po tayo dito ng 27 minutes, 26 minutes. Sa ilalim naman, di pa natin nakuha yung tamang temperature. Malapit na. So yun. Ganun po ang pag-set ng temperature. Pero ipakita ko sa inyo nga po pala yung talagang paano ko siya sinet ng 173 at saka 145, diba? So ipakita ko sa inyo. So itong nasa ibabaw, iset po natin ang ibang temperature. Halimbawa, iseset natin siya ng 175. So sa arrow up po tayo. Ito ang nagsiset.
Pag okay na siya sa 175, makikita nyo naman po nakasulat set. So, yung 178 natin na, nung 173 pala ang setting natin, naging 178, mas tataas pa po yan. And ito 145 natin, halimbawa gawin ko siyang 150 set. Yung 156, tataas pa po. So, ganun lang po. Simple, madali lang po yung pag-set niya. So, ibabalik ko na rin po kasi baka bukas pag open ko, mawala sa loob ko na binago ko pala siya eh. Masunog po ang pandesal ko. Okay? Okay, so ide-demo ko na rin sa inyo yung tray na ginagamit ko para sa mga oven na ito. So, pinatay ko na yung ating oven, ano? Total na tapos na po tayo ng demo ng temperature. Pakita ko sa inyo, ganito kalaki yung tray ko. So, dalawang piraso ko siya. Ganun din po sa ilalim, dalawang tray. And kapag dito ako nagsasalang ng pandesal, ang setting po ng timer ko ay 20 to 22 minutes. So, pag nakita nyo po yung pandesal nyo na sa 22 minutes, kulang pa siya sa tusta, pwede nyo namang dagdag ulit ang minutes. Kesa naman po sa sobrang tusta, kasi mas marami po yung ayaw ng masyadong tustado na pandesal eh. Pero kayo, depende sa mga customer nyo. Pero ako, minsan, pinaghahalo ko, may ibang tostado, mayroong ibang mas maputi. Kasi meron talaga pong customer na magsasabi, gusto ko ate yung mas maputi ah. So, iba-iba po talaga tayo ng panlasa eh. Okay? So, dito naman tayo sa maliit na oven. Imbis na papasok siya, palabad siya. Kasi yun lang yung space na tayo niya. Isang piraso. And pag dito naman po ako nagsasalang, since isa lang po ang isasalang ko, nagre-range po yung setting ko ng timer ng mga 17 to 18 minutes. And then iti-check ko kung okay na, kung hindi pa okay, saka ako magdadagdag ng minutes. So bakit po dito 20 to 22 minutes? Kasi nga po, malaki or dalawa yung tray niya. So mas magiging longer talaga yung pagluluto niya. Kaya 20 to 22, and then dito, 17 to 18 minutes. Ngayon po, kapag nagsalang naman po ako dito ng isang tray lang, ganun din po, shorter time ko rin po yung pagluluto. Kasi isang tray lang yung lulutuin niya, malakas yung init. So, pag isang tray lang yung sinalang ko, walang po ako ng grams. Kapag isang tray lang yung isinalang ko dito sa malaking oven, at kasi siguro last tray ko na, palatad ko naman po siyang ilalagay. Kasi mas maganda ang pag-distribute ng init. And then, shorter time siya. Imbes na 20 to 22 minutes, magiging 17 to 18 minutes na rin siya. So, yun po yung ating demo for today. Sana po nagustuhan nyo and meron po kayong natutunan. Salamat po sa panonood. Bye!